So mga tol, dahil sa walang tigil na banatan ni Devin Haney at Ryan Garcia sa social media, sold already na ang 10,000 tickets. Yan po ang post ni Devin Haney sa kanyang Twitter. So marami na nga po ang nag-aabang sa laban na yan na magaganap na ngayong April 20. At sabik na nga po ang mga fans na makita kung sino sa dalawa ang babagsak. Hindi pa nga din po tumitigil si Devin Haney kakabanat kay Ryan Garcia. Matapos ilabas ni Ryan Garcia ang sparring ni Haney at Tank Davis, kung saan makikita sa video, nabugbog sarado po ang inabot ni Devin Haney. Pero pinasinungalingan naman po yan na mag-amang Haney na hindi daw totoo, dahil edited lang daw yung video. Hindi daw nila nilabas yung full video ng sparring. Sa latest post na naman po ni Devin Haney, ginawa niyang bakla itong si Ryan Garcia. Inedit ang mga picture ni Garcia. At sa isang video clip naman mga tol, nag-jumping rope si Devin Haney. At parang sinasabi na ganyan daw mag-jumping rope si Ryan Garcia. Aniya sa caption, Ryan Garcia jumping rope challenge. Tawang-tawa nga po si Haney mga tol habang ginagawa niya yan. Samantala si Garcia mga tol, panay naman ang emote nito sa social media. Nag-post na naman kasi ito tungkol sa GF niya. Wika ni Ryan Garcia, meet up my future wife Gigi. She is someone you can't lose in life. Devin miss up, not putting a ring on Gigi. I love you baby, sucks to be you Devin. Kaya marami tuloy ang nagsasabi mga tol kay Ryan Garcia. Mukhang hindi daw ito nakapokus sa labang kay Haney. Baka lumuhod na naman umano itong si Ryan Garcia katulad noong mangyari sa kanya sa labang kay Tank Davis. Pero marami din naman po ang naniniwala mga tol na kayang pabagsakin ni Ryan Garcia si Devin Haney. Gayong wala naman daw rehydration clause ang labang kay Haney. Hindi daw katulad kay Tank Davis na merong rehydration clause, kaya natalo daw si Ryan Garcia. Sa kabilang banda naman mga tol, head coach at kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimero, sinabing may kalaban na daw si Cuadro Alas. Pero hindi daw niya alam mga tol kung kailan daw ia-announce ng promoter nila ang laban. Unti-unti na nga daw nagpapapawi si Cuadro Alas. Nagja-jogging na nga daw ito. Hey Lods, kailan laban ni Cuadro Alas? At alam ko bro, meron na. Hindi ko lang alam kung kailan i-announce bro. At si Tata naman, ano na, nagpa-unti-unti na yung parang naggalaw-galaw ba? Nag-jogging kunti. Ganun muna pag ano, sa umpisa. Pawis-pawis muna. Sa mga nagsasabi naman umano na kahit talo ang mga boxers ng MP, pero may laban pa din daw ulit na paparating. Wika ni Jason, mas malaki pa umano ang partiyan o kinikita ni Cuadro Alas kapag may laban daw sila. Kumbaga, yung sa 10 laban umano nila, isang laban lang daw yung kay Cuadro Alas. Kung makikita daw natin yung 10% na kinita niya, sobrang dami daw nun. Parang lumaban na nga daw siya sa championship. Paano pa daw kaya yung kinita ng utol niya? Magagaling naman daw ang mga MP boxers, pero wala pa daw silang lakas na loob na umalis dahil wala pa daw silang pangalan o power. Ibinahagi nga din po ni Jason Casimero mga tol, noong nasa powder pa daw sila ni Sean Gibbons, binibigyan daw sila ng cheque na talbog, kaya wala daw silang maiuwi na pera sa Pinas. At pag binigyan naman daw sila ng pera, parang sila pa daw yung nangungutang dahil gusto na daw nila kunin yung pera, hindi pa daw maipadala sa kanila. Ano naman, wala namang problema dyan sa mga boxer, kaso lang ano kasi sila, hindi pa kasi sila matutong ano matutong tumayo, hindi pa sila makakatayo. Wala pa silang masyadong pangalan, wala pa silang power. Pero magaling naman sila. Tapos yung sinasabi-sabi nila, walang laban, walang laban. Bayaan niyo yung sinasabi na walang laban, guys. Oh, may laban na naman daw sila. Palagi. Ang sabihin ko na lang sa inyo, guys, no? Pag lumalaban kami, malaki yung partiya namin. Ang alam ko lang guys, nung andyan pa kami, wala talaga kaming, kahit umuwi nga kami, bibigyan kami ng chicken na talbog. Wala kaming pira na madala sa Pilipinas. Tapos pag bibigyan pa kami ng pira, parang kami pa yung kami pa yung mangutang kasi gusto na namin ipadala, hindi nila ipapadala. Pina natin 10 laban dyan, isang laban lang yan. Pero hindi naman hindi naman natin ipag yun, mamalaki. Kasi yun lang, sinasabi lang kasi nila na sinisiraan tayo na ganun, kangkong-kangkong.